Yun guys, punta tayo sa Dominican School. Kaya ng Dominican para kunin, ihatid natin at kunin retrieval of modules ni Marcos. Ni Marcos Andre Moto. Dito na tayo dadaan sa Santa Rosa para medyo magpagkwentuhan naman tayo. Yun ang tatawag ko naman sa inyo, sina guys. Mga pan, okay lang ba sa inyo guys? Mga pan, yun. Yung salitang pan kasi parang far. Pare, ganyan, far. Yung kinartip lang, medyo far. Yung salita na, yan ang tawagan ng bayo ko, si Kuya Bernie. Saka yung kanyang kaibigan. Yung inong sila, sila far. Pan ang tawagan nila, kaya ganun na rin ang tatawag natin sa inyo mga guys. Para i-introduce ko nga pala sa sarili ko, ako nga pala si Alpi Suarez. Ang ating YouTube channel ay Hunchback Moto. Bakit nga ba tinawag na Hunchback? Kasi ang tawag nila sa akin, although hindi naman ako yung kuba. Kuba ba? Sa kuntangan, bukod. Ang tawag nila sa akin. Kasi nung bata ako, nagkasakit ako ng pwedeng lagyan ng ano ng external microphone. Akaso B50 edit. Nag-order pa nga ako ng external mic kaya lang hindi talaga siya pwede. Ngayon, order tayo ng panibago guys. Yung meron ng kasama ng external mic at yung waterproof casing, para yung waterproof, extra waterproof casing, bubutasan natin sa side para meron siyang, yun na yung gagawin natin, open mount. Bubutasan natin sa side, tapos talagyan natin siya ng external microphone na nakapasok dito sa helmet. Tapos, bibili din ako ng intercom. Yung affordable lang na intercom, nasa 6,000 na tayo guys. Hindi siya kagaya ng mga branded na T-Rex. Branded din naman siya. Kaya lang, hindi siya affordable siya. Hindi siya ganun ka-expensive. Kagaya ng tawag doon. Yun, hindi siya ganun ka-expensive, pero okay siya. At ang kagandahan pa nun guys, pwede siyang i-connect sa Bluetooth ng cellphone para halimbawa, nagra-ride tayo, may tatawag, marireceive natin yung call na maririnig na natin. Hindi na natin kailangan na kunin pa dito sa cellphone holder. Ano mo yun, paano maririnig, palalawag speaker mo, tatanggalin mo helmet mo. Kaya talagang kailangan na kailangan tayo mga rider, kailangan natin yun. Tapos buod pa yun na mahilig kami mag-ride ng anak ko si Marcos Andre Moto, tapos magawa kami ng vlog para natutuhan ko siya. Kasi yung ginawa kong vlog ngayon guys, trip ko lang, trip lang, hindi para ano, pero ang talagang pinapangarap ko talagang maseso yung anak ko kasi bata pa siya, ako matanda na siya, bata pa siya, malayo kong mararating niya, tsaka pangarap niya talaga yun, kaya bakit hindi ko siya pagbigay sa gusto niya. So yun, kaya siyang mas inaano ko. Kapan nandito na tayo sa Santa Rosa, Santa Rosa, medyo palabas na tayo ng Santa Rosa, labi na tayo ng San Juan.
Naman. Kaya pala umiilaw siya, guys. Hey! Babalik na naman ako. Ay, susi. Kaya pala nag-iilaw. What a day! Andre! Marcos Andre Moto! Yung susi! I forgot the sensor key. Sa kanya to, ako lang umiiram pala. Nakalimutan, ibalik sa akin. Ayun guys, nakuha na natin yung susi. Yung key, sensor key. Ay, stress ko. Wala akong sumod guys. Fun. Ayun na lang tayo guys. Wilton Auto Shop, one of the best shop in town. Kukwento nga pala sa inyo guys, kaya nasabi kong one of the best shop in town si yung Wilton. Yung bigan ko, nagpagawa siya sa kasa, sa mismong Ford. Ngayon, ang sabi sa Ford, ano daw nila, parang babayop sila. Ngayon, magbabayad daw sila ng 3,500. Ayun, yung sa 3,500 na yun, hindi daw nila, hindi pa daw sigurado kung lilitaw yung, ano, yung makikita nila yung sira. Kasi meron siya parang, ang sabi nila sa Ford, babayaran nila yung 3,500. Tapos papalitan daw yung turbo hose. Pag hindi daw napalitan yung turbo, ay pag napalitan na yung turbo hose, hindi pa rin natanggal yung ano niya, yung gaya niya. Iba na naman daw yung papalitan nila step by step. Anong kwenta pa nung binayaran nilang 3,500 kung hindi rin maaalis yung ano, at hindi rin mapipinpoint kung ano yung talagang sira niya? Ay, hindi nyo ba guys? Kamuha lang ng parang nagpa ano ka, nagpa scan ka para malaman mo kung meron tama yung ulo mo, di ba? Babayaran mo yun. Nagpa x-ray ka para alaman mo kung may bali ang buto mo o ano ba, kung na-dislocate. Ganun yun, magbibayad ka, okay. Parang lab test, ganun. Samantalang sa Ford, gusto bayaran nila ng 3,500, hindi naman nila na-pinpoint kung ano yung sira. Tapos papalitan daw yung hose, step by step. O, hindi pumayag yung kaibigan ko, ha? Ano sila? Anong kwenta pa nung binayaran nila ng 3,500? Diba? Kaya yun, sinuntuhan niya ako. Nasuggest ko nga si Wilton. Ganun natin kay Wilton, sabi ko. Hindi naman nila di-diagnosis sa sasakyan. Samantalang sa Ford, dadiagnose nila, dadiagnose daw nila, magbabayad sila ng 3,500. Pagdating sa Wilton, pinandar lang ni nung kaibigan ko yung sasakyan niya. Tapos, pag-andar, alam na yung sira. Nakita namin agad. Kaya nga natuwa ako. Kaya, yung mga iba kasi, yung mga mayayaman, sila ka, sa maintain, keso, ganyan-ganyan. Makakala nila, hindi naman lahat ng hindi lahat ng mekaniko ng Ford magaling. Hindi naman maginan nila. Kasi ako magaling kang mekaniko, hindi ka magkatrabaho sa Ford. Hindi ka magiging magtrabaho. Tatayo ka ng sarili mong shop. Kaya yung galing mo eh. Babayaran ka lang ng Ford, 4 piraso, arawan, gano'n. O kung talagang magaling ka, magtatayo ka ng sarili mong shop, di ba? Yun, kaya nire-recommend ko sa inyo mga paps, mga drupa, mga pan, Wilton, Auto Shop, the best. Binayaran lang niya doon, 800 lang yung habit, tapos yung pinalitan nila nasa 8,000, ay 7,800 at ayon, basta nasa 8,000, ganun. O yun guys, malapit na tayo sa, nandito na tayo sa Kapas, bayan ng Kapas. Nandito na tayo, malapit tayo sa Dominican.
Alex of Ternak. Gahit tayo ng modules. Guys, nakuha na natin.